Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi." Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Wala nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayon po ay Lunes sa ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. Kung inyo pong mapapansin, tinanggal na natin ang mga dekorasyon. Wala na ang mga Christmas lights. Wala na ang mga palamuti. Wala na ang mga Christmas decors. Dahil isinara na po natin ang panahon ng Kapaskuhan. At sa pagsasara nito, ay atin namang binubuksan ang karaniwang panahon. Ngunit hindi nangangahulugan na isinasara na rin natin ang diwa ng tunay na Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang liwanag ng Kapaskuhan ay ang liwanag ng pagbibigayan at ang liwanag ng pagmamahalan. Ito ang liwanag na patuloy nating ipinagdiriwang sa araw-araw. Kaya nga't hindi nangangahulugang natapos na ang Pasko, ay humihinto na tayo sa ating pagbibigay at pagmamahal sa ating Diyos at sa kapwa. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, ang pagkabahala ni Jesus sa mga Pariseo tungkol sa mga bagay na lilipas at mga bagay na mananatili at mabubuhay magpakailanman. Tinanong siya ng Pariseo, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ninyo
ay hindi. Tinugod naman sila ni Jesus sa pamamagitan ng isang parabola tungkol sa piging ng isang kasalan at kung saan ang panauhin ay hindi nag-aayuno hanggang kapiling nila ang lalaking ikakasal. Idinagdag pa ng ating Panginoon, makapag-aayuno ba ang panauhin sa kasalan samantalang kasama niya ang lalaking ikinasal? Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapwa, masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ano po ang tinutukoy ni Jesus na bago at lumang sisidlan? Ang lumang sisidlan po ay ang lumang tipan at ang bagong sisidlan ay ang bagong tipan. Noon po, no, kung babalikan natin, ibinigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises. At ang 10 utos na ito ay dumami, nanganak at namunga ng daan-daang maliliit na utos. Ang akala nila noon, ang estriktong pagsunod sa batas ay ang tanging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa pagsunod sa batas. At ito ang inakala nilang kalugod-lugod sa Diyos Ama. Kaya nga, ang kanilang buhay nakatuon sa batas at hindi na sa Diyos. Sa pagdating ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay daladala niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Nakaugat ito sa matsidhing pananampalataya sa kanya na sinugo mismo ng ating Diyos Ama upang ating maging tagapamagitan at tagapagligtas. Kaya nga't sa kaniyang pagdating at sa kaniyang pakikipamuhay sa atin, tayo ay kaniyang tinipon bilang isang sambayanan at bilang angka ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, nakasama natin ang Diyos. Ang dating akala natin na ang Diyos ay malayo, ipinadala niya sa atin si Kristo at ang Diyos ay tunay na malapit sa ating buhay at sa ating puso. Hindi lamang noong dumating si Kristo, ngunit simula pa nang likhain ang mundo, ang Diyos malapit sa ating buhay. Siya ay nananahan sa kaibuturan ng ating mga puso. Kaya naman kung inyong mapapansin, ay narinig natin sa unang pagbasa na ang ating Panginoong Hesukristo ay ang ating Nuestro Padre. Dahil siya ay pari magpakailanman. Siya po ang dakilang punong saserdote na naghandog ng pinakaganap na alay ng kanyang sariling katawan at dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Siya ang tagapamagitan ng Ama at ito ang bagong tipan ng Diyos na sa pamamagitan ng kaniyang bugtong na anak, tayo ay maligtas at makibahagi sa kaniyang buhay na banal. Kaya naman, ang dating napakarami at sari-saring batas ay muling ibinalik ni Jesus sa pinakabuod
ng 10 utos. Ibigin natin ang Diyos at ibigin din natin ang ating kapwa. Dito, ang pagsunod ay hindi sa mga titik o letra ng mga batas. Subalit, ang ating malayang pagsunod ay dahil sa ating pag-ibig at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay ngang ang mabuting balita ng kaligtasan na hatid sa atin ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang magbibigay sa atin ng tunay na galak at pagbabago. Ngunit mangyayari lamang ito kung buo din ang ating puso at bukas ang ating kaisipan upang siya ay ating mahalin at patuloyin sa kaibuturan ng ating puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay.